Magandang umaga, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ton. Ako ay 38 anyos na. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong 2015 sa probinsya namin dito sa Masbate. Mahirap lang ang buhay ng isang probinsyano. Magsasaka lang ang pangunahin naming trabaho, kasama na doon ang mag-araro, maghawan ng mga pananim, magbungkal ng lupa at mag-ani ng mga bunga at iba pang sinuwerteng paulanan ng grasya ng Panginoon dahil sa pagsisikap. Gayunpaman, maayos at simple lang naman ang aming pamumuhay. Malayo kami sa gulo at maingay na aura ng syudad na dati ay talagang pinagmulan namin. 7 anyos lang ako nang sabihin ni inay na kailangan naming umuwi dito sa bukid para lang makatipid. Pinauna lang kami ni tatay ng ilang buwan, tsaka siya sumunod. Matapos na maibenta ang iilang ari-arian namin dahil hindi na namin kayang makipagsapalaran pa sa syudad. Mahal ang halos lahat ng bilihin at wala kaming igagalaw na hindi kami makakagastos ng kahit magkano. Pati nga kaning baboy doon ay kailangan pa naming bayaran. Mabuti na lang at naging maayos naman ang aming buhay dito sa probinsya. Nakapagsimula kami ng maliit na sakahan kung saan tinamnan namin ang halamang gulay. Naging katuwang ako ng aking nanay at tatay sa pag-aasikaso sa aming bahay. Minsan ay nagpapakain ako ng aming mga alagang hayop. Kahit pa konti-konti ay nadadagdagan na din naman ang mga ito na nagsimula lamang sa isang inahin at 2 itlog. Madalas akong naglalagi sa bahay, lalo pat maliban sa bukid ay naging tanod din naman ang aking tatay. Sinanay naman ay may pwesto sa talipapa kung saan nagtatrabaho siya bilang tindera ng isda na arawan ng kita. Okay na din dahil nakakalibre din naman si nanay sa pagdala ng ulam namin na kaya naming tipirin mula gabi hanggang kinabukasan ng tanghali. Tapos sa hapunan ay may dala ulit siyang panibagong ulam, kaya kahit papaano ay nakakaipon kami. Ako ang nagsilbing alalay nila sa bahay at tagahatid sundo kay nanay. Naiiwan ako sa bahay sa gabi ng mag-isa dahil si tatay naman ay rumuronda kasama ng kanyang mga kapwa tanod sa mga madidilim na bahagi ng kalsada ng aming barangay para maiwasan ng sakuna na pwedeng gawin ng mga masasamang loob. Nasanay na din naman ako sa gawaing bahay kahit mag-isa lang kasi ako dahil wala akong kapatid. Pinangarap ko dati na magkaroon pero hindi na kinaya ni nanay ang panganganak nang magkaroon siya ng mayoma, kaya naman nakontento na lang ako sa ganito. Paikot-ikot lang ako sa aking mga gawain sa bahay. Maglilinis, maglalaba at magluluto. Pagsapit ng tanghalian ay kakain kaming magkasabay ni tatay at magliligpit na ng pinagkainan tsaka magpapahinga. Kapag nakatulog, babangon ulit ako ng 3:00 tsaka pupunta naman ako sa kagubatan para maghanap ng mapapasang kahoy na pwede kong masibak para sa panggatong. Kabisado ko na ang daan sa kagubatan, pero pinakaiiwasan ko ang pagdaan sa batis dahil sabi sa akin ni tatay, may buwayang gutom raw ang pag-alagala sa kahit saang sulok ng kinaroroonan ng batis. Siyempre, sino ba naman ang may gustong makakita ng buwaya? Alam ko namang mabangis ang nasabing nila lang. Kaya nitong lantaka ng isang tao ng walang kalaban-laban. Sangipin pa lang nito na parang mahahabang kutsilyo, ay alam ko nang hindi biro ang pagdadaanan ng kahit sino oras na makasagupa ang nasabing nila lang. Minsan ay naisipan kong magpunta sa kagubatan para manguha ulit ng panggatong.
Kahit na walang tao at tahimik doon, ay nakaugalian ko na ang magtungo sa nasabing lugar dahil marami akong napapansing mga makukulay na ibon. Nakakatuwa ang pag-aawitan nila. At sa totoo lang, kahit kalalaki kong tao ay gustong-gusto kong marinig ang kanilang mabibining huni na parabang nag-uusap. Naglalakad lang ako noon at palingon-lingon sa paligid habang bit-bit ang aking itak nang may mapansin akong ingay sa hindi kalayuan. Tingin ko na nasa bandang masukal na kakahuyan ito, pero malinaw na nakakaabot sa aking pandinig ang ingay na nililikha ng kung sino man ang naroroon. Nagpasya akong usisain iyon. Dahil na din sa udyok ng aking kuryosidad, kaya naman nang makalapit ako sa pwesto na sinasabi ko ay natigilan ako. May nakita akong bulto ng tao na naglalakad papunta sa animoy batuhan na Pampang. Pero mababaw lang naman. Nakaramdam ako ng kaba kaya naman hindi na ako nag-ingay pa nang magpasya din akong magtago at tingnan kung sino ang taong ito at kung ano ang kanyang ginagawa. May kapayatan ng lalaki, marungis at gula-gula nitang damit at maraming kalmot at galos sa buong katawan. Ang kanyang buhok ay naninigas na sa libag dahil siguro may katagalan na nang huli itong maligo. May dala siyang kung ano sa kanyang malaking basket, kaya naman ito ang kinalaro ko ng mabuti para naman malaman ko kung ano ang naroroon. Nagulat ako nang may ilabas siyang mga bagay na labis kong kinagimbal. Sigurado ako, dugo ang atay at puso ang dinampot niya sa basket na inamoy-amoy pa niya bago nilantakan ng hilaw. Halos masuka ako sa kanyang ginawa. Pakiwari ko, papanawan ako ng ulirat dahil hindi ko kayang pagmasdan ng matagal ang kanyang natatakam na itsurang imbis na makaamoy ng malansa ay mukhang mabango pa sa kanyang ilong ang nakasusulasok nitong amoy. Gayun na lang ang pandidiring naramdaman ko habang naririnig ang laway at dila niyang nagsasalpukan na parabang kumakain lang siya ng masarap na putahe. Hindi ko natiis ang aking sarili at napasuka. Medyo malayo naman ako sa kanya, kaya hindi niya ako mapapansin. Natakot ako nang makitang nagkalat na ang dugo sa kanyang buong muka at tumutulo pa ang iba niyon sa kanyang damit. Nang makarating ako sa bahay ay naroon na sina nanay at tatay at magkasamang sumisimsim ng kape. Halos mapaiyak ako habang isinasalaysay sa kanila ang aking nakita. Ang aking mga magulang ay nagulat din at hindi makapaniwala, lalo pat may kumakalat na balita sa palengke tungkol sa isang aswang na gumagala sa aming lugar. Sa pagkakaalam nila, ay taga-kabilang bayan daw ito. Pinasahan lang ng kanyang kamamatay na kaanak ng Bertud, kaya naging isang aswang. Mabangis ang mga kagaya nito dahil nga bagong hawa at hindi iniinda ang pagwawala sa umaga man o sa gabi. Madalas pa itong mambiktima kahit sa harap ng maraming tao. Walang pinipili ang nasabing aswang, lalo na't napabalitang noong hindi pa ito nahahawaan ay madalas itong mawala sa sariling katinuan. Unang pagkakataon ito na makakita kami ng baliw na aswang. Sabi pa ni nanay, ay kilala daw namin ang lalaking kailan lang naging aswang. Ang manghihilot na si Mang Romulo. Kilala siya sa kabilang baryo dahil siya ang kumadrona na takbuhan ng halos lahat ng manganganak na buntis sa aming bayan. Nagsimula lang siyang pagdudahang aswang nang mamatay ang sanggol ng huling babaeng tinulungan niyang makapanganak. Nahindik nga raw ang mga magulang ng nanganak na babae
dahil natuklasan nilang kaya pala hindi humihinga ang kanilang apo ay dahil wala na itong lamang loob na mukhang winakwak lang ilang minuto mula sa pagkapanganak. Natakot ako sa isiniwalat ng aking mga magulang, lalo na't nakita kong nagtatago sa mayayabong nakakahuyan at masukal na bahagi ng kagubatan si Mang Romulo. Napag-alaman namin siya pala ang pangunahing pinagbibintangan sa patayan ng mga buntis na baka, kalabaw at iba pang klase ng hayop sa aming lugar. Dahil sa aking nalaman, iniwasan ko na ang magpunta doon kapag gabi. Minsan ay umaga na lang ako nagpupunta doon, ngunit kasama na si tatay upang manguha kami ng kahoy para sa panggatong. Mas natatakot siya sa buwaya. Siguro kaya ko pang tumakbo kung buwaya ang aking kalaban. Pero kapag si Mang Romulo na, kaya nitong lumundag at abutan ako kahit pa mabilis akong tumakbo. Hindi rin naman ako naglalalabas ng bahay, kaya hindi ko nagaanong naririnig ang mga balita tungkol sa bagong hawang aswang. Gayunpaman, palaging sinasabi ni tatay sa akin na kung sakali mang mapasubo ako sa mahihirap na sitwasyon at magkasagupa kami ni Mang Romulo, gumamit daw ako ng asin. Ang asin ay kinatatakutan ng lahat ng masasamang elemento. Mga mangkukulam, multo, engkanto, aswang at lamang lupa ay takot sa asin. Hindi daw nila kayang tagalan ng alat nito, kaya naman kapag lumalabas din si tatay sa gabi ay hindi siya nawawalan nun. Saglit na natahimik ang isyo tungkol kay Mang Romulo nang wala na kaming mabalita ang namatay na hayop at tahanang ginugulo sa gabi. Naisip kong baka nagsawa na si Mang Romulo sa karne ng hayop, kaya ngayon ay huminto muna siya sa pambibiktima. Hindi ko lang maiwasang makaramdam ng kaba kapag naiisip na baka sa pagkakataong ito ay karne ng tao naman ang gusto niya. Sa kabila ng mga nalaman naming balita, ipinagpatuloy ko ang mga gawaing bahay at ang mga nakagawian ko ng trabaho kapag naiiwan akong mag-isa sa aming tahanan. Isang araw narinig ko sa balita mula sa radyo na magkakaroon daw ng malakas na bagyo. Alas 5 ng hapon na at nagsisimula ng umulan ng malakas. Si nanay ay hindi nagawang makauwi, samantalang si tatay naman ay kinailangang mag-duty kahit kasagsagan ng bagyo. Nagbilin sila sa akin na mag-iingat at kumpunihin ang mga sirang parte ng bahay na pwede ko pang ayusin habang hindi pa nananalasa ang dilubyo. Nakaantabay din ako sa harapan ng radyo para sa mga susunod na update tungkol sa biglaang pagsama ng panahon. Hindi pa naman opisyal na lumapag sa lupa ang bagyo, pero ginanahan yatang umulan na sinabayan ng malakas na hangin. Maaga akong nakatulog dahil mag-isa lang naman ako sa bahay. Hindi ko alam na habang natutulog pala ako, ay panay na ang ingay ng mga alaga naming hayop sa labas at nagkakagulo, lalo na ang mga aso. Kumakalampag ang kadenang nakatali sa aming aso dahil sa labis niyang pagwawala. Hindi ko naman marinig ng malinaw mula sa loob dahil sa pagbuhos ng ulan sa yero. Ang tahol ng aso ay nagmistulang nagkikiskisang sangalang na sumasabay sa ihip ng hangin. Kinabukasan, maaga akong bumangon nang makitang maliwanag na ang sikat ng araw. Sa tingin ko ay humupa na ang bagyo. Tinungo ko kaagad ang pinto para sumilip sa labas kung wala bang nasira. Hindi ko inaasahan ang kakaibang tanawing bubungad sa akin sa labas. Natagpuan kong nakahandusay ang aming alagang baka. Wakwak ang kanyang dibdib at nawawala ang lamang loob. Nabaghan pa ako ng mapagtantong na butas na ang kanyang tiyan
at nawawala ang dalawang buwang dinadala nito. Nataranta ako at napalingon-lingon sa paligid. Anong nilalang ba ang posibleng gumawa nito? Nanginginig akong tumayo at nagpalakad-lakad sa paligid ng bakuran. Sa hindi kalayuan, muli ko na namang nakita ang lalaking iyon na marungis ang balat. Gula-gula nitang damit at tila ba ilang taon nang hindi naliligo. Panay ang haplos niya sa kanyang tiyan at tila ba busog na busog. Sa paanan niya, naroon ang iilang natirang durog na lamang loob at sa tingin ko ay atay. Sinagilahan na ako ng takot. Nakasisiguro akong nagmula sa katawan ng aming namatay na baka ang mga bagay na nasa tabi niya. Nagsimulang umahon ang galit sa aking dibdib. Tumaas baba ang aking balikat nang maging marahas ang aking paghinga. Gusto ko siyang kumprontahin, pero kapag ginawa ko pa yon, ay alam ko namang magkakaroon pa siya ng pagkakataong makatakas. Walang ingay na dumampot ako ng putol na sanga at tinangkang ihambalos sa kanya. Ngunit bago ko pa man siya matamaan, ay dumilat na ang kanyang mga mata at nauna pang umatake sa akin. Napaatras ako nang pagkakalmutin niya ako sa aking braso, kaya wala akong nagawa kundi lang sanggain ang mga ito. Naramdaman ko ang matinding paghapdi kaya naman umatras ako at sinubukang hilahin ang iilang sanga na alam kong mabigat at pwede pa siyang saktan. Walang pag-aalinlangang inihambalos ko ito sa kanyang ulo, dahilan para saglit siyang mahilo. Dito ko na naisip na igapos ang lalaki gamit ang baging. Hindi na siya nakapalag pa at walang ibang ginawa kundi ang umangil sabay halakhak na naman sa aking harapan. Natatakot ako pero hindi ko naman siya kayang sabayan at baka nagpapanggap lang siyang mahina. Kailangan ko lang maging matapang. Nang sa gayon ay malaman niyang totoong nagagalit ako dahil hindi birong halaga ang basta na lang niyang nilapastangan. Siniguro kong mahigpit ang pagkakatali ng mga baging sa kanyang buong katawan. Maging ang kanyang paa ay hindi ko pinatawad dahil gusto kong malaman kung bakit siya naging aswang at kung bakit ang aking alagang baka talaga ang naisip niyang tirahin. Umuwi ako sa bahay at natuwa nang maabutan ng aking mga magulang sa bahay. Ikinuwento ko sa kanila ang nangyari dahil nag-aalala din daw sila sa akin. Kanina pa nila ako hindi makita, samantalang nakatiwangwang ang pinto at nakahandusay ang baka sa harapan ng aming bakuran. Mangiyak-ngiyak na niyakap ako ni nanay, tsaka sinabing akala nila may masama nang nangyari sa akin. Anya, gumamit daw ako kaagad ng asin dahil ito lang ang bagay na kinatatakutan ng mga aswang. Ang asin ay mahapdi sa kanilang katawan dahil sa taglay nitong alat, kaya hindi nila ito kayang labanan. Sa katunayan niyan, inilapag ni tatay ang kanyang bag at inilabas ang mga supot na puno ng asin. May kasama pa itong langis na anya ay kumukulo kapag may aswang sa paligid. Nanghihinayang si tatay sa aming baka, pero ang kinatatakutan niya ay ang pagbabalik ng nasabing aswang sa aming tahanan mamayang gabi. Malakas daw ang pakiramdam niya na may babalikan pa sa aming tahanan ang aswang. Kinilabutan ako sa isiping baka ang alaga ko namang baboy ang kanyang lalantakan, lalo na't buntis din ito. Masyado na kaming lugi kapag ginawa pa niya itong pakialaman. Nagbiro sa akin si tatay at sinabing mangangaso daw kami ng mga aswang na gagantihan namin ng pagpatay at pagkatay. Natawa din ako ngunit hindi pa rin ako nagpakampante sa kaalamang baka nga bumalik pa ang aswang. Pero nang maalala kong iginapos ko nga pala ito, ay sinabi niya naman sa akin na malamang ay nakawala na yon dahil maraming alam na paraan ng aswang para makatakas.
pwede daw silang magbago ng anyo para makawala sa pagkakagapos. Kinagabihan, ay maaga kaming nakahiga ngunit nakikiramdam lang sa paligid. Nang hindi ako mapakali, ay pinili kong maupo sa balkonahe namin sa labas. Naisip kong mas maganda kapag madilim ang aking kinaroroonan dahil hindi ako basta-bastang mapapansin. Ilang saglit lang ay may narinig akong kaluskos sa labas. Agad akong naging alerto tsaka iniumang na ang aking hawak na punyal. Sa hindi kalayuan ay may naaaninag ako. Isang lalaki. Sinamyo niya ang paligid habang nakalawit ang dila at naghahaba ang mga naggagalawan niyang buhok. Ngumanga siya at tumulo ang malapot na laway, tsaka tinubuan bigla ng matutulis na pangil. Ang kanyang mga kuko ay kay tatalim at halos isang dangkal na din ang haba sa bawat daliri. Sumingasing ito at tinungo ang kinaroroonan ng aking mga alagang baboy kung saan talagang pinuntirya pa niya ang buntis sa kanila. Hindi ako nakapiyok nang makita ko kung paano niya sinakmal ang aking alagang baboy at sarap na sarap pa sa pagsipsip ng leeg nito. Nakipagbuno ako kaagad sa aswang nang makita kong medyo abala na siya. Kaya naman nang mapansin kong malakas ang nasabing nila lang ay dali-dali kong tinawag si tatay. Pinagtulungan naming kalabanin ang nilalang. Kaya naman nagawa itong saksakin ni tatay sa likuran. Umatungal ito at halos mabingi kami sa tinis ng kanyang boses. Ang kanyang balat ay maitim at mabalahibo. Samantalang mapupula at nanlilisik naman ang kanyang mga mata. Ayon kay tatay, ang aswang na nakasagupa namin ay isang sigbinan. Mahilig ang nasabing aswang na makipagsagupa at kadalasan ay natatalo niya ang kanyang nais na biktimahin kapag inaatake na siya ng matinding gutom. Madalas ay mga malalaking hayop na buntis ang gusto niyang atakihin dahil gustong gusto niya ang mga lamang loob ng bawat hayop. Bago pa man niya mabiktima ang aming mga alaga, ay mas marami na siyang nalantakan pang mga kawawang hayop sa bayan. At nakakalungkot lang isiping wala kahit ni isa sa mga tao doon ang naglakas loob na kalabanin ang aswang. Napasigaw ako nang makita kong dinaganan ng aswang ang aking ama. Sinubukan kong itulak palayo ang aswang, ngunit hindi man lang ito nagpatinag. Sumisigaw na si tatay dahil sa dami ng kalmot na kanyang natamo. Kaya natatakot namang nilingon ko ang aking ama nang sabihin niyang gumamit nga raw kasi ako ng asin. Siyang paglabas naman ni nanay sa bahay, nadala ang isang lalagyang puno ng asin. Kinuha ko ito at walang habas na isinaboy sa aswang dahilan para magsisisigaw ito sa labis na sakit. Tila ba hindi niya nagustuhan ang matinding alat sa kanyang katawan dahil nakita ko kung paano umusok ang kanyang balat at nagkandasugat-sugat. Lumobo pa ang mga ito na parang kumukulong tubig, kaya tinakpan ko ang aking ilong nang kay bilis umalingasaw ng nakasusulasok na amoy na nagmumula doon. Dito na tuluyang nanghina ang aswang. Nilubayan niya ang aking itay at dahan-dahan siyang gumapang papunta sa madilim na bahagi ng kagubatan. Inalalayan ko sa pagtayo ang aking ama, sabay tinanaw ang aswang. Sinigawan ko siya at pinagsabihang huwag na siyang babalik pa sa aming bahay at hindi namin siya pinapayagang makialam sa lahat ng mayroon kami. Hindi sumagot ang aswang, pero alam kong nagawa ko siyang takutin. Kaya naman nang mawala na siya sa aming paningin, nakampante na ang aking loob. Alam kong hindi na niya kami guguluhin dahil mapapaso lang siya ng maraming beses kapag tinangkapan niyang pakialaman ng mga alaga kong hayop. Takot niya lang sa asin na nakahanda naming ipaligo sa kanya. Nagkatotoo naman, dahil lumipas na lang ang maraming taon,
ay hindi na namin nabalitaan na nanggambala ang aswang. Alam ko na ngayong takot nga silang talaga sa asin. Kaya sana sa mga suki naming tagapakinig, matuto tayong maging mapagmatsyag sa lahat ng bagay na nakapaligid sa atin. Makapangyarihan ang asin at walang kahit na sino ang makakatakot sa atin. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana'y napasaya ko kayo at natakot sa aking munting handog. Ang kwentong kababalaghan na hango sa tunay na pinagdaanan ko. More power po sa inyong channel at God bless po sa ating lahat. Isang magandang umaga po, Kuya Chris. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Seth, 30 anyos. Isang tindero ng tinapay sa isang bake shop dito sa Samar. Matagal na po ako sa aking trabaho. Mababa lang ang sahod at medyo kulang kami sa tulog. Pero nakakatulong naman ang sinasahod ko sa araw-araw dahil nagagamit ko ito para pambili ng personal na mga gamit at pambayad sa upa ng tinutuluyan kong bahay. Bali-ulila na po ako sa mga magulang. May maniwala man sa akin o wala, aswang po ang pumatay sa aking mga magulang. Ipinagbubuntis ng aking inay ang nakababata ko sa nang kapatid nang magulat kami sa pag-atake ng isang bagong yanggaw sa aming bahay. Kinaluskos nito ng kinaluskos ang aming dingding hanggang sa tuluyan itong mabutas. Natatandaan ko, 10 taon lang ako nang masaksihan ko kung paanong karumal-dumal na pinatay ng aswang ang aking mga magulang, maging ang aking kapatid. Ang mga aswang ay kawangis nating mga tao. Mahilig silang magpanggap at magkunwaring mahina. Tila ba kinikilala nila ang ating mga ugali, kung saan at ano ang ating mga kinatatakutan. Ang aswang na pumatay sa aking pamilya ay hindi na iba sa amin. Siya si Aling Remy. Mabait naman si Aling Remy at maalalahanin. Hindi ko nga lang talaga inaasahan na magagawa niya ang mga bagay na yun. Na magagawa niyang linlangin ang aking mga magulang. Matagal nang tinutulungan nila nanay si Aling Remy. Wala nang pamilya ang babae. Dati siyang palaboy-laboy sa aming lugar. Binabato ng kahit sino, sinasaktan at hinuhusgahan. Dahil sa matinding awa, kaya niya nagawang dalhin si Aling Remy sa aming tahanan. Sa una ay nakikituloy lamang ito sa amin. Ngunit nang medyo nagagawa ng masanay ni Aling Remy, ay nagpaalam siyang bubukod sa amin ang tirahan. Mabuti na lang at pumayag ang aking mga magulang. Dito na nagsimulang mapansin ko ang mga bagay na kakatuwa para sa akin. Sa tuwing lumalabas ako ng bahay, palagi kong napapansin ang tahimik na tahanan ni Aling Remy sa tapat. Ang kanyang bintana ay hindi man lang nabubuksan. Walang ilaw o kahit na sino man ang tumatao. Hindi ko naman masabing natutulog na siya. Dahil ilang beses kong tinawag ang kanyang pangalan ay wala namang sumasagot. Sa lakas ng pagtawag ko sa kanya, imposibleng hindi siya magising kung natutulog man siya. Kaya naisip ko, baka wala siya sa kanyang bahay at may pinuntahan lang. Ngunit hindi iyon iisang beses lang na nangyari. Isang gabi, muli kong napansin na tahimik na naman ang tahanan ni Aling Remy. Kumabog ang dibdib ko nang maisipan ko siyang puntahan. Baka lang may pinagkakaabalahan ang matanda, kaya palagi itong wala. Palabas na ako ng aming bahay nang mamataan ko siyang naglalakad papunta sa likurang bahagi ng kanyang tahanan. Nagmamadali at mukhang balisa.
Nakikita ko naman siya dahil maliwanag ang buwan nung mga oras na yon. Alam ko, mabilis ko siyang mahahanap sakali mang sundan ko siyang talaga sa kung saan siya pupunta. Napagtanto kong sa likod bahay lang talaga siya. Kaya lang, may kakaiba siyang ginagawa. Tila siya'y nagdarasal. Nakaluhod siya at nakadipa ang kamay na para bang may kung sinong sinasamba. Ang sumunod na nangyari, nangati siya. Matinding pangangati na humantong sa pamumula ng kanyang balat hanggang sa maisipan niyang hubarin ang kanyang damit. Hinablot niya ang isang botelya sa tabi na may lamang hindi ko matiyak kung anong klaseng likido. Pinahid niya ito sa kanyang katawan. Naginawaan siya nang sumayad ang kanyang palad sa sariling balat. Nakita kong dahan-dahan itong nagbago hanggang sa tuluyan na siyang maging isang nakahihindik na nilalang. Dito na ako napaatras sa labis na takot. Nang matamaan siya ng liwanag ng buwan, ay biglang bumalasik ang kanyang muka at nanlisik ang mga mata ng hindi ko inaasahan. Umangil siya at tila nasasaktan, pero alam kong dahil ito sa naging pagbabago sa kanyang buong katawan. Maya-maya lang, ikinahindik ko na ang sumunod na bagay na aking nakita. Nagulat ako nang bigla niyang itinaas ang dalawa niyang mga kamay at may naglabasang mahahabang balahibo sa kanyang kilikili. Hindi ko na nakayanan pa ang mga sumunod na nangyari. Lalo na nang tila pamaypay na bumukadkad ang magkabilang balahibo sa kanyang kilikili at naging isang nakasisindak na pakpak. Nasapu ko ang dibdib ng sumikip ito. Nahirapan ako sa paghinga, marahil dahil sa labis na pagkabigla sa aking nasaksihan. Lalo na noong ikampay ni Aling Remy ang kanyang mga pakpak at umangat siya sa ere. Sinundan ko siya habang lumilipad. Nakikita ako ang mabagal niyang pagkampay hanggang sa makarating siya sa bayan kung saan maraming mga kabahayan. Nagulat ako nang sapilitan siyang umatake sa mga naninirahan doon at biniktima ang mga ito. Sa mismong harapan ko, pumatay si Aling Remy ng tao. Kitang-kita ko kung paano siya naging hayok sa laman ng tao. Kung paanong ang dati niyang mahinang mga braso ay kaya nang bumalibag ng kahit sino ngayon. Nang sumingasing ang ginang, ay hindi ako nakialam pa. Hinayaan ko na lang ang biktima niyang natulala at hindi na nakapiyok pa bago niya ito nilundagan. Kaagad na bumaon sa kanyang liig ang pangil ni Aling Remy na kay tutulis at tila ba sinisip-sip hindi lang ang kanyang dugo kundi pati kaluluwa. Pinagkakalmot niya ang biktima at pinuwersang itulak kaya tumilapon ito sa kung saan dahilan para pumutok ang ulo nito. Kaagad na bumaha sa lupa ang sariwang dugo ng biktima. Nilantakan niya ito at walang babalang pinagkakalmot ang katawan nito. Ni hindi na nakasigawang kawawang biktima ni Aling Remy hanggang sa maging dilat na lamang ang mga mata nito. Dito nagsimula ang takot ko sa matanda. Makailang beses kong sinabi kina tatay ang tungkol sa lihim ni Aling Remy, ngunit ayaw namang maniwala nila. Ako lang daw ang gumagawa ng kwentong katatakutan ko, kaya dapat daw ay matulog ako ng maaga. Gusto ko mang ipaglaban ang aking nasaksihan, ay napipinalang ako sa ikinatuwiran ng aking ama. Aanhin ko daw ang paninira kung wala namang matibay na ebidensya. Hindi ko na din ipinagpilitan pa ang aking mga nasaksihan. Gayunpaman, sinigurado ko na hindi kami magagawang saktan ni Aling Remy. Hindi ako naghihiwalay ng asin sa aking higaan, sa kahit saang sulok ng aming bahay
may mga nilalagay akong pangontra laban sa kanya. Mabuti na lang at may ibang matatanda akong napagtanungan tungkol sa mga bagay na kinatatakutan ng aswang. Ito ang pinaglalagay ko sa aming tahanan. Nagtataka tuloy si tatay at nanay kung bakit sa tuwing dumadalaw si Aling Remy ay hindi nito magawang pumasok sa bahay. Ito ay dahil natatakot siya na madikit sa kanyang balat ang bawat pangontrang sadya kong inilagay. Paniguradong liliyab siya sa oras na masanggi niya man lang ang aking ipinatong na balahibo ng manok na may langis sa may pinto. Hindi ko akalaing lilinisan ni nanay ang mga bahaging yon. Kaya naman natapon sa malayo ang mga pangontra ko. Huli na nang malaman ko ito. Huli na para malaman kung tinanggal niya pala ang mga iilan sa mga tinik ng suha na isiniksik ko sa bawat kanto ng aming bahay. Kaya nagawa kaming gambalain ni Aling Remy isang gabi. Marahil hindi na nakapagpigil ang ginang at nagawa na talaga niyang maghanap ng paraan para atakihin kami at lantakan ang sarili kong pamilya. Basta na lang siyang pumasok sa dingding at unang dinambahan ng aking nanay. Nagulat kaming lahat nang basta na lang siyang kumubabaw sa aking inay at binutas ang tiyan nito. Maging ang ipinagbubuntis na sanggol ni nanay noon ay hindi niya pinatawad sa kanyang kasibaan. Nang makita ni tatay ang nangyari, ay sinubukan niyang lumaban. Gamit ang itak ay sinaksak niya si Aling Remy, isang madamdaming, "Bakit?" ang itinanong niya sa matanda. Ngunit dahil nasaan yung aswang ito, ay hindi niya nasagot si tatay. Hayok na winakwak niya din ang dibdib ng aking ama at hindi na isiniksik sa isipan ang kabutihang ipinakita namin sa kanya noong mga panahong wala siyang mapuntahan at mahingan ng tulong. Wala akong nagawa nun, kundi umawa at umatungal ng pag-iyak. Nawalan ako ng pamilya. Hindi ko man lang sila naipagtanggol. Para makalimutan ang masalimuot na pangyayari, ay napilitan akong umalis sa aming lugar at nagpunta dito sa bayan. Kailangan kong magbagong buhay. Kahit alam kong masakit ay wala naman akong magagawa kundi ang kalimutan ng mga nangyari. Ngunit habang nagpupumilit akong iwaksi ang lahat ng pangit na pangyayari sa buhay ko, ay tsaka naman ako nagkaroon ng kaibigang hindi ko inaasahang maghahatid din pala sa akin sa kapahamakan. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Angelo. Kasing edad ko lang si Angelo at isa siyang pulis. Nagkakilala kami sa isang komisyon habang naglalakad ako papunta sa aking pinagtatrabahuhan. Isa siya sa umawat sa dalawang lasing na nag-aamok sa plaza. Muntikan na akong tamaan ng hawak na dos por dos, kaya humarang siya at imbis na ako, ay siya ang tinamaan. Sobrang nagulat talaga ako sa mga nangyari. Mabuti na lang ay hindi siya napuruhan, kaya kaagad ko siyang tinulungan. Dito na nagsimula ang pagkakaibigan namin. Pinagmasdan ko ang mga kasamahan niyang pinusasa ng dalawang lasinggero at dinala sa presinto. Si Angelo naman ay isinama ko sa aming tindahan ng tinapay. Inilibre ko siya ng pagkain para man lang makaganti ako sa pagkakaligtas niya sa akin. Nagtapos ang aming pag-uusap na magkaibigan kaagad kami. Simula noon ay palagi ko nang nakikita si Angelo sa aming tindahan. Nagdadala ng kasama at doon pa kumakain. Ang nakakatuwa, lahat ng kanyang binabayad sa akin ay may pasobra. Palagi kong sinasabi sa kanya na nahihiya ako sa dami ng magagandang bagay na binibigay niya sa akin. Ang rason naman ni Angelo, ayos lang daw iyon. Dahil naaalala daw niya kasi sa akin ang kanyang nakababatang kapatid.
Noon ko na pagtantong pareho pala kaming wala ng pamilya. Parehong ulila dahil doon ay mas lalong napalapit kami sa isa't isa. Kuya na ang tawag ko kay Angelo. Ayon na din sa kagustuhan niya. Tuwing Pasko, bagong taon at mga kaarawan namin, kaming dalawa lang ang nagse-celebrate. Pareho kaming masaya kasama ang isa't isa. Naisip ko nga, maswerte pa din ako kahit papano. Dahil binigyan ako ng Panginoon ang pamilya at si Angelo ang pamilyang yon. 5 taon na kaming magkaibigan nang makilala ko si Annie. Isa siya sa mga suki sa aming panaderya. Mabait at maganda at palabiro. Hindi ko din naiwasang magkagusto sa kanya. Nagpakita din ang motibo ng pagkagusto sa akin ng babae, kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Niligawan ko si Annie. Katulad ng mga nagmamahalang babae at lalaki, ay nangarap din kaming dalawa. Ginusto naming magkaroon ng masayang pamilya. Hinangad kong maging mabuting ama sa aming mga naging anak. Dito na nagsimula ang pagkakalayo ng loob namin ni Angelo. Anya, wala na daw akong oras na sumama sa kanya sa mga pasyalan tuwing bakanteng oras namin. Kaya naman nahihiyang sinabi ko sa kanya na hindi naman kasi ganoon kadali iyon. Iba na ang sitwasyon namin noon at ngayon. Ang hindi ko lang lubusang akalain na ang ginawa kong iyon ay makapagbabago pala sa kanyang pananaw sa buhay. Idiniin niya sa isipan na wala na siyang kasama sa buhay na nag-iisa na lang siya. Ilang buwan ko ding hindi nakita si Angelo. Pakiramdam ko ay iniiwasan niya ako. Nagagawa ko pang huwag siyang pansinin nung una. Nang alukin ko ng kasal si Annie, dito ko na napagtantong kailangan ko pala si Angelo bilang aking magulang. Dito ko naisip na hindi ko siya dapat binaliwala. Hinanap ko si Angelo at nanlumo nang mapagtantong hindi na pala siya pumapasok sa kanilang istasyon. Nagpa-transfer daw ang lalaki sa kabilang bayan. Nasapuko ang aking mukha dahil sa labis na kawalan ng pag-asa. Napakalaki kong tanga para baliwalain ang taong humulma sa aking matatag na katauhan. Hindi ako sumuko at hinayaan si Annie na asikasuhin ng mga kakailanganin sa aming kasal. Naiintindihan naman niya ako na labis kong ipinagpapasalamat. Mabuti na lang at nagkaroon ako ng kasintahang malawak ang pangunawa at malaki ang pagmamahal sa akin. Sa pagtatanong-tanong ko sa kanyang mga kasama, napag-alaman kong sa isang baryo sa kabilang bayan na sakop pa din naman ang Samar nakatira si Angelo. Hinanap ko ang bahay niya hanggang sa humantong ako sa harapan ng isang lumang kamalig kung saan siya nakatira. Naabutan ko si Angelo na naghahanda sa hindi ko matiyak na okasyon. May mga kalderong nakasalang sa labas ng kanyang bahay at may malalaking apoy siyang nilikha sa paligid. Hindi muna ako nagpakita sa lalaki. Dahan-dahan kong nilibot ang kanyang tahanan nang hindi niya napapansin. Hanggang sa tuluyan na akong makalapit sa kanyang niluluto. Nagkataong pumasok si Angelo sa loob ng kanyang bahay, kaya nagkaroon ako ng pagkakataong masilip kung ano ang kanyang isinasalang. Nahindik ako ng bahagyang umusli ang isang putol na kamay na nilalaga sa loob ng walang takip na lutuan. Marahas akong naghabol ng hininga at pagkadakay nagsuka. Sobrang nandidiri ako sa aking nasaksihan. Ngunit nang mapansin kong may papalabas ng bahay ay hindi ako gaanong nakagalaw. Literal akong naistatwa at hindi na nakaalis ng magkatitigan kaming dalawa. Mangiyak-ngiyak na tinanong ko si Angelo kung ano ba ang nangyayari sa kanya.
kung bakit naging ganito ang sinapit niya. Nanghihinang yumuko ako sa kaalamang ang kanyang ginagawa ay isang malaking pagsuway sa batas ng tao at Panginoon kahit pa pulis siya. Anya, matagal na daw niyang tinatago ang lihim niyang ito. Siya ay isang aswang, ngunit hindi niya ginusto ang lahat ng nangyayari sa kanya. Nagawa lang daw niyang kontrolin ang sarili niya nang makilala niya ako. Akala niya'y makakalimutan na niya ang halimaw niyang pagkatao. Ngunit nalungkot siya ng husto nang magkaroon ako ng panibagong paborito. Nalungkot siya nang makitang iba na ang kasama ko. Nalungkot siya nang maisip na baka hindi na raw siya mahalaga sa buhay ko. Itinanggi ko ang lahat ng iyon. Sinabi ko sa kanya na pareho ko silang mahal ni Annie. Magkaiba nga lang ng pamamaraan pero pareho silang mahalaga sa akin. Pareho silang parte na ng buhay ko. Si Annie bilang ang babaeng minamahal ko at si Angelo bilang kapatid ko. Nag-iyakan kaming dalawa at nagpaliwanagan. Tanggap ko ang buong pagkatao niya. Sabihin man natin katulad niyang aswang ang pumatay sa mga magulang ko at kapatid ko. Hindi naman kasi siya ang literal na aswang na mismong gumawa nun. Kagaya lang din naman ng mga tao ang aswang. Hindi lahat ay masasama at palaging kamatayan ang gustong nakikita. Tinanong ko siya kung sino ang mga nasa kaldero na niluluto niya. Ayon kay Angelo, sila daw ang mga taong pumapatay ng inosente, bata man o matanda, ay hindi nila pinapatawad. Kaya para magamit niya sa kabutihan ng katauhang aswang niya, ay inisip niyang hulihin na lang ang mga taong gumagawa ng masasama sa lipunan. Wala akong maisagot sa kanya. Gayunpaman, ikinalma ko ang aking sarili at inalala ang dahilan kung bakit ako nasa lugar na ito. Ipinaliwanag ko kay Angelo na ikakasal na kami ni Annie at sana ay matanggap na niya ang babae bilang kabiyak ng buhay ko. Ngumiti si Angelo. Anya, masaya daw siya para sa akin. Ngunit humingi siya ng paumanhin na hindi siya makakapasok sa simbahan. Natawa ako at sinabi sa kanya na naiintindihan ko siya. Ipinangako niyang pupunta siya at hindi mawawala sa kasal ko. Habang pauwi na ako sa aking tinutuluyan, ay hindi ko maiwasang magtaka kung bakit parang kay dali lang sa akin natanggapin ang tungkol sa lihim ni Angelo. Para bang wala lang sa akin kung malaman ko na aswang siya at may tinatagong lihim sa kanyang pagkatao. Sumapit ang araw ng aming kasal. Kabado akong naghihintay sa aking bride na maglalakad na papunta sa akin. Pareho kaming nakangiti, naghahanda sa nalalapit naming pag-iisang dibdib. Nang magsimula na nga ang seremonyas ng kasal, alam kong wala na kaming atrasan pa. Tinanggap namin ang buhay at pag-ibig ng isa't isa sa hirap at ginhawa. Kinagabihan, ay nalibang kami sa munting programa na inihanda ng aming mga malalapit na kaibigan, kasama na si Angelo. Ikinuwento niya sa marami ang tungkol sa una naming pagkikita, sa una naming pagiging magkaibigan, ang pagkakadiskubre namin sa aming mga bagay na kinatatakutan, at aming mga pangarap. Marami ang naiyak hanggang sa magpaalam si Annie na pupunta muna sa aming inuupahang silid sa bahay na iyon. Simple lang ang aming selebrasyon. Walang malaki at kilalang personalidad. Walang mga mayayaman o mahihirap. Lahat ay masasaya at pantay-pantay ang tinginan sa bawat isa. Sumunod ako kay Annie dahil nag-aalala ako sa biglaang pag-alis niya. Hindi niya alam na nakasunod ako kaya naman nagulat ako nang mapansin kong iba ang ikinikilos niya. Para siyang nawawala sa sarili. Gayon na lang ang labis kong pagkagulat
nang magkikisaysa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay tumirik at tila siya'y nagkaroon ng sakit. Maya-maya lang, para siyang demonyo na animo'y sinaniban ng kanyang mga kasamahan. Nanigas ang kanyang mga braso at naghahanda ng bumaligtad. Gulantang ako sa aking nasaksihan. Ang kanyang mukha ay pabago-bago. Naroong aamo siya at magmamakaawa. Pagko ay biglaan naman itong magbabago at manlilisik ang kanyang mga mata na animo'y nakahanda ng lumamon. Nagiging mabalasik at parabang nakahanda ng umatake anumang oras. Nang muli akong kumurap, nagulat ako nang nakaharap na sa akin si Annie. Tinatawag niya ako. Umasok siya sa kwarto at nang aakit na hinila ang kamay ko. Hinayaan kong makalimot sa aking sarili at pinagmasdan siyang naghubad ng kanyang damit. Tumambad sa aking harapan ang maladyosa niyang katawan na hindi ko kayang tanggihan. Wala na akong pakialam. Asawa ko na si Annie. Kaya wala akong pakialam kung hanapin man kami ng mga kasamahan ko sa ibaba. Napalunok ako at nakaramdam ng panunuyo ng lalamunan. Dahil napakaganda ni Annie. Lahat ng kurbang naglalarawan sa kanyang kabuuan ay perpekto at wala ni katiting na peklat. Lumapit ang aking asawa sa akin at hinayaang magkatitigan ang aming mga mata. Tuluyan na akong nagpatupok sa apoy na nilikha naming dalawa. Ginawa namin ang mga bagay na alam naming makakapagpasaya sa unang gabi namin hanggang sa maabot namin ang rurok ng paraiso. Nanghihina akong bumagsak at pinagmasdan ang kisame. Maliwanag dahil bilog ang buwan. Hinayaan kong yakapin ako ni Annie dahil nasisiguro kong panghabang buhay na ang kaligayahan kong ito. Napakaswerte ko. Nariyan si Annie. Nariyan si Angelo. Pwede na akong tawaging mayaman sa pagmamahal. Bumaling ako sa kanya para gawaran din siya ng yakap. Ngunit gayon na lang ang aking pagkasindak nang magulat sa aking nasaksihan. Namataan ko sa isang sulok ng silid ang aking asawa. Nakatirik ang kanyang mga mata, ngunit halos panawan ako ng ulirat nang makitang gumagapang siya na parang butiki papunta sa aking kinaroroonan. Nakangisi at mukhang takam na takam, sapagkat siya pala ay isang aswang. Dali-dali kong binuhay ang ilaw nang magkumahog akong lumapit sa switch para lang mapamura. Nang mapagtantong tumahimik bigla ang paligid. Wala na ang musika at nagtatawanan ng mga bisita. Nasaan ang mga tao? Nasaan sina Angelo? Nagsisisigaw ako nang dumaluhong sa akin ang si Annie na may nakasisindak na anyo. Pinagkakalmot niya ako habang sapilitang inilalawit ang kanyang dila sa aking muka. Bawat pag-angil niya ay may katumbas na mahaba at pagbaon ng malalalim na sugat mula sa kanyang kuko sa aking katawan. Kaya ilang saglit lang ay duguan na ako. Halos mapasok ako ng malanghapang nakasusulasok na amoy ng kanyang hininga na parabang kalalantak lang ng sariwang lamang loob. Nag-umiyak ako at sapilitang tinadyakan siya dahilan para bumalya siya sa paanan ng kama. Kitang-kita ko ang pagbagsak niya at pagsingasing na hindi nagustuhan ang aking ginawa. Naisipan kong gumulong papunta sa pinto para buksan iyon at napagtanto kong hindi pa pala siya tapos magbago ng kanyang anyo. Gulat ko siyang pinagmasdan ng magbago ng kulay ang kanyang mga mata at magkaroon ng mahahabang pangil. Ang kanyang mga kukoy naging matulis at ang kanyang balatay umitim at naging mabalahibo. Nagkaroon siya ng buhaghag na buhok at naglalaway ng bibig na parang kayang lumamon ng isang buong tao. Ngumanga si Annie kaya napaatras ako nang makita ang napakalaki niyang bibig
na tila ba kaya akong lamunin. Humingi na ako ng tulong kay Angelo. Alam kong aswang ang pulis na kinakapatid ko. Pero nakasisiguro ako na hindi niya ako kayang saktan. Hindi kagaya ni Annie na mukhang balak na yata akong patayin sa simula pa lang ng kanyang panlilinlang sa akin. Sa isang iglap, dumating si Angelo at nagpakitang gilas din sa kanyang kakayahan. Ang kanyang anyo ay tao pa din. Ngunit napatras ako nang makitang nagbago ang kanyang anyo matapos siyang tamaan ng liwanag ng buwan. Siya man ay naging isang halimaw na sa tingin ko ay walang inaatrasan. Walang inuurungan. Nasaksihan ko sa unang pagkakataon ng paglalaban ng dalawang mahahalagang nilalang sa buhay ko. Si Annie na aking kasintahan at naging asawa at si Angelo na pulis na aswang ng Samar. Nagkalmutan sila at nagbalyahan. Tila ba mga mababangis na hayop na walang pakialam kahit itaya pa ang mga buhay nila. Natatakot man ay nagdasal ako sa poong may kapal. Hindi ko alam kung sino sa kanila ang may binabalak na masama sa akin, pero iniisip ko pa din na kung sino man ang mananalo, sana siya yung tunay na magmamalasakit sa akin. Hinayaan kong magkasakitan ng dalawang aswang hanggang sa tuluyan ng magapi ni Angelo si Annie. Ikinagulat ko nang sabihin sa akin ni Angelo na matagal na niyang napapansin ang kakaiba sa babaeng minamahal ko. Hindi lang niya magawang ipagsabi ito sa takot na baka layuan ko siya at masira ang pagkakaibigan namin. Umiling ako. Hindi kailanman mangyayari ang bagay na yun. Ngayon pa na alam ko na kung sino ang totoong nag-iingat sa buhay ko maliban sa sarili ko. Alam kong hindi ako pababayaan ni Angelo. Hanggang ngayon ay masaya ako dahil magkasama pa din kami at matalik pa ding magkaibigan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. More power sa inyong channel at God bless. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.